Dear IFM, isang magandang tanghali sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Allen. Ako yung tipo ng lalaking hindi malaro sa isang relasyon. Seryoso ko magmahal, kaya grabe rin masaktan. Halos 3 taon kami ni Trisha nung maghiwalay kami dalawa. Hindi na ako naghabol dahil alam ko naman na hindi na ako ang mahal niya. Ginawa ko ang lahat para makamove on at makalimutan ang sakit. At bilang alam naman nating lahat na yun na yata ang pinakamahirap gawin sa lahat, pumayag ako sa blind date setup ng kaibigan kong si PJ. Bakit nakabusahangot ka pa rin dyan? Maganda naman yung pinanood natin, ha? Ay, naku. Nakakabwisit kasi yung dalawang magjowa dun sa loob. Naglalandian. Kala mo naman talaga mga walang kasamang tao sa loob, eh. Ito naman? Baka naglalambingan lang. Ito naman kasi, ang likot-likot ng mga mata mo. Kung ano-ano tuloy yung nakikita mo. Eh, paano naman ako hindi lilingon? Eh, may mga naririnig akong ungulan ba naman sa likod natin? Ikaw ba hindi mo narinig yun? Oh, hindi, ah. Ako kasi tutok na tutok dun sa pinapanood natin. Uy, sana lumingon ka rin. Ay, naku, grabe. Naghahalikan po silang dalawa. Nakakaloka talaga. Hindi na lang sila nagmotel, no? Mura lang naman, 3 hours. Hindi nga bababa sa 500, eh. Uy, ba't mo alam? Siguro... Uy, hindi, no? Never pa ako nakapasok sa ganon. Saka, 3 hours. Hindi, parang biti naman yata yun. Ano yan, quickie lang talaga. O, yun naman talaga yung dahilan ng iba, di ba? Pampalipas lang ng... Ano, alam mo yun? Ano? Tama na nga yan. Kumain na nga lang tayo. Hindi ko na na-enjoy yung sini. Bah, grabe, hindi ka pa ba busog? Kumain na tayo kanina bago manood, ah. Wala kasing dessert yung kinain ko, kaya naghahanap ako ng matamis. Hindi ka na, tara na. Libre mo ako dali. Oy, ano kasi ni swerte? AKB tayo, uy. Alam mo, napakakuripot mo, no? Kaya ka siguro iniwan ng ex-girlfriend mo kasi hindi mo siya nililibre sa labas. Eh, di wow. Ay, sorry. Hindi ko naman sinasadya yung nasabi ko. Kilala mo naman ako, di ba? Medyo may pagkataklesa talaga ako magsalita, eh. Hindi naman yun yung dahilan kung bakit ako natahimik. Wala lang, bigla ako lang naisip. Ganun ba talaga ka-importante yung pera sa relasyon? Kung ibabase natin siya sa reality, eh syempre, importante yung pera. Kasi kung wala kang pera, sa paano kayo magde-date ng jowa mo? O di kaya, paano niya maiisip na may future siya sa'yo? Ganun. So, ang sinasabi mo sa akin, kailangan mong maging mapera para magkaroon ka ng maayos na relasyon, ganun ba? Naisip ko lang kasi, kaya siguro ako iniwan ng ex-girlfriend ko kasi wala akong pera. Anong walang pera? Ikakabili mo nga lang ng bagong cellphone, no? Ang sabihin mo, hindi marunong makontento yung ex mo. Siguro, yung pangarap niya talaga mapangasawa ay yung mga anak ng bilyonaryo. Tsaka don't tell me, hanggang ngayon may feelings ka pa rin doon. Hindi, no. Unti-unti ko na siyang nakakalimutan and thanks to you. Akala ko pa naman, hindi mo tinutulungan ang sarili mo kasi ako, nag-e-enjoy na ako sa buhay ko na wala yung ex ko. Actually, ngayon lang ako naging masaya ng ganito. Honestly. So, paano ba yan? Okay, sige na, fine. Salamat sa'yo. Ang dalawang dating broken-hearted, eto na ngayon, unti-unti nang nabubuo. Ah, pero alam mo sa totoo lang, nakakagaan ka talaga kasing kasama. Kahit medyo annoying yung pagiging maingay mo sa kakulit mo. Nako, lagi pa rin ako nag-i-enjoy kasama ka. Ah, talaga? Paalala ko rin naman, eh. Yung pagiging masungit mo, dyan ako natutuwa sa'yo, eh. Hindi ka kasi tulad ng ibang lalaki na nag-take advantage. Kaya, ang malas ng ex mo. Sorry na lang. At ang swerte naman ng magiging girlfriend mo. Hindi niya kasi nakita kung gaano ka kabuting tao. Kapag ikaw may nahanap ka ng iba, ay nako, saan tayo, ah. Magsisisi sa'yo ng bonggang-bongga yung ex mo. Taga mo yan sa bato. Oh well, ikaw din naman. If I know, ang dami nang naiinggit sa akin dito sa mall kasi may kasama akong tulad mo. Masiyahin, saka maganda. Lalo na kapag ngumingiti ka. That's naman. Nawa ka na sa pagiging bolera ko, ah. Tara na nga, halika na. Kain na tayo.
Hindi ko alam kung bakit parang ang gaan ng gaan ng loob ko kay Cindy. Kapag kasama ko siya, nawawala mga problema ko sa buhay. Nakakatuwa rin naman kasi siyang kasama at kakwentuhan. Kahit medyo may pagkakalug siya, may matututunan ka naman sa kanya kapag seryoso na siyang kausap. May mga pagkakataon pa nga na nababara niya ako. Pero ayos lang. Dahil aminado naman ako na sa aming dalawa, siya yung mas matapang at matibay ang loob. Tahimik mo ngayon, anong meron? Kahapon kasi nakita ko sa mall si Vince, yung ex ko. O tapos, nag-iisip ka na ba kung paano mo siya babalikan o hindi? Well, kabaliktaran ang nangyari. Actually, wala akong naramdaman na kahit ano. Yung tipong parang nakakita lang ako ng kakilala ko. Huh? Naksa! So, ibig sabihin, okay ka na? Sa tingin ko, oo. Well, mabuti naman kung ganun. At least, parehas na tayong masaya. At alam kong napapagod ka na rin marinig to, pero salamat sa'yo, Cindy. Alam mo, kung tutuusin talaga, wala naman akong ginawa eh. Sa sarili mo nga dapat na ikaw magpasalamat. Kasi kinaya mong makalimot. Pero ngayon, okay na tayo. So kung ikaw ang tatanungin, gusto mo ka bang ma-inlove? Oo naman. Talaga? Bakit? Hindi ka ba natatakot na baka masaktan ka lang ulit? Well, hindi. Kasi alam ko naman na kahit ilang beses ako masaktan, alam ko na magiging masaya ako sa huli. So ang sinasabi mo ngayon, kapag may nakita kang pwede mong mahalin, eh, go ka ulit, ganon. Walang anything na pag-aalinlangan. Uy, syempre meron. Pero kung palagi kang matatakot, eh, walang mangyayari sa'yo. Kung puro ka pagdududa, eh, talagang hindi ka magiging masaya. Bakit ikaw? Kung sakaling may manliga ulit sa'yo, basta agad? Ganon agad yung aabutin niya sa'yo? Depende kung sino siya. Kung matagal ko na siyang kilala, edi sige, payag ako. Pero kung hindi, kikilalanin ko muna siya. Paano kung ako'y manligaw sa'yo? If i-friendzone mo ba ako? Ano, hindi natin alam. Depende pa rin kung seryoso ka sa'kin. Eh paano kung seryoso ako? Anong gagawin mo? Alam mo, Allen, kung may sasabihin ka ha, sabihin mo na. Ayoko na kasi ng ano eh, nung paligoy-ligoy eh. Eh di sige, nahalata mo na. It's been a year since we know each other. And I think enough na yon para kilala mo yung buong pagkatao ko. At sinasabi ko sa'yo, mahal kita. Napansin ko lang na ikaw na pala yung nagiging dahilan kung bakit ako masaya. Kung bakit ganito yung sinasabi ko kapag napag-uusapan natin yung pag-ibig. Alam kong hindi mo ako maiintindihan dahil... Maiintindihan kasi ko, okay? Dahil ganyan na rin yung nararamdaman ko. Talaga? Hindi ko rin naman sinasadya eh, na mahulog ako sa'yo. Kasi naman eh, nakadala yung mga ngiti mo eh. Pambobola mo, lalo na yung pagiging mabuti mong tao. Tsaka, naiinis ako kasi, alam mo yung nagawa kang sakta ng babaeng yun to think na sa kanya na yung pinaka-perfect na boyfriend sa buong mundo. Ang swerte niya kaya dahil mahal mo siya. Tapos ang malas ko dahil hanggang friends lang ako. Uy, ano ka ba? Hindi yan totoo. Matagal ko na siyang nakalimutan. Ginawa ko yun dahil gusto ko nang maging masaya. Gusto ko nang maramdaman ulit kung paano magmahal. At magagawa ko lang yun kapag ikaw yung kasama ko. Kapag ikaw na yung nayayakap ko. Kapag ang mga kamay mo na yung hawak-hawak ko. At kapag ako na yung laman ng puso mo kasi mahal kita eh. Mahal na rin kita eh. Pero, di ba mas maganda kung chill, hinay-hinay lang muna tayo. Ang importante naman yung alam natin sa isa't isa na nagmamahalan tayo. Sige, naiintindihan ko. Basta, nandito lang ako ha. Maghihintay hanggang sa maging handa na sa lahat. Hindi ako aalis. Hindi ako lalayo. Kami, pero hindi kami. Alam kong gets nyo naman kung anong ibig sabihin nun. At kung tatanungin nyo ako kung ayos lang sa akin, syempre oo.
Pero hindi sa kadahilanan para may lisensya ako maghanap pa ng iba. Ayos lang dahil naintindihan ko si Cindy. Slowly but surely. Hindi ko nga lang alam kung hanggang saan at kailan kami mananatili sa ganong sitwasyon. Naging masaya kami ni Cindy kahit walang label ang relasyon namin. No pressure, no expectation. Alam ko na medyo delikado to dahil walang commitment. Pero kung parehas pala kayo nag-enjoy lang, wala palang magiging problema. Uy! Alen! Cindy! Favorite ng birds ko! Ako sa'yo? Pare! Uy! Oh, gusto na kayong dalawa? Ano, kailan ang kasal? Sira. Hindi pa naman kami nito, no? Ano? Hindi ba? Bagal mo naman, Allen. Ano? Kinakalaon ka na ba? Uy, ewan ko sa'yo. O nga pala, Cindy. Kanina ka pa hinihintay ni na Iya dun sa loob. Puntan mo muna kaya. Ah, okay. Sige. O sige, dito muna ako sa labas, ha. Magpapahangin lang din ako. Okay. Mauna na kami sa loob. Sunod ka na lang. Sige. Hi. Trisha? Teka, anong ginagawa mo rito? Invited ako rito sa birthday ni TJ. Hindi ba niya nasabi sa'yo? Hindi eh. Sino yung kasama mong babae kanina? Girlfriend mo? Hindi, kaibigan ko lang yun. Ah, kasama ko nga pala si... Joseph, yung pinagpalit mo sa akin. Actually, hindi. Hiwalay na kami ni Joseph. Last month pa. Ah... Masaya ako dahil masaya ka na rin. Hindi katulad ko, kinarma yata ako sa ginawa ko sa'yo nun. Anyway, maiwan na kita rito. Papasok na ako sa loob. It's nice to see you again. Okay ka lang ba? Kanina ka patahimik ah. Okay lang ako. Weh, sure ka. Para kasing analin ng iniisip mo eh. Ano ba yan? May gusto akong sabihin sa'yo. Ano yan? Nandun kanina sa party si Trisha. Umalis lang siya agad kaya hindi mo napansin. Ah, okay. So, kaya ba hindi ka mapakali kanina? Hindi ah. Matagal ko na siyang nakalimutan. Edi mabuti naman kung ganun. Alam mo, okay na sa akin. Handa na ako na magkaroon na tayo ng commitment. Kasi doon din naman tayo mapupunta, 'di ba? Sa bandang huli. So, bakit hindi pa natin gawing official, 'di ba? Baka sa tingin ko hindi pa ata sapat yung oras na binigay natin sa isa't isa. Ha? Baka kailangan pa natin ng kaunting oras para makasigurado tayo na talagang gusto natin yung isa't isa. Teka, anong ibig mong sabihin? Ano ka bang kulang? Wala naman na, di ba? Hindi pa siguro ito yung tamang oras. Alam mo, hindi na kita maintindihan eh. Bakit parang biglang nagbago na naman yung isip mo? Okay naman tayo ah. Mahal kita. Sabi mo, mahal mo ko. Tapos parehas tayong single. Wala namang ibang masasagasaan kapag naging tayo ah. Ayoko na kasing ganito lang tayo eh. Yung parang tayo, pero hindi naman talaga. Cindy, intindihin mo muna kasi... Wala na nga akong maintindihan. Kasi nga ang gulo-gulo mo eh. Ang buong akala ko kasi, nakalimot na ako. Na okay na. Masaya na ako. Pero mukhang hindi pa pala. Ano ba yung phone mo? Kanina pa may text ng text. Sino ba yan?
Si Cindy, may pinapasuyo kasi siya sa akin. Tapos, nagtatanong kung nasa na raw ako. Hindi pa man kayo, grabe na mag-demand. Hindi mo ba na-explain sa kanya ng mabuti kung ano lang ba kayo? Ayokong saktan si Cindy. Siya yung tumulong sa akin noong mga panahon na down ako. I know. Kasalanan ko rin naman kung bakit ka nakahanap ng iba. Kung ikaw lang sana yung pinili ko, edi sana. Wala tayo sa ganitong sitwasyon. Hayaan mo na yun. Nakaraan na yun eh. Kahit namang anong gawin natin, hindi na mababalik yung dati. Pero pwede nating baguhin. Allen, alam kong wala akong karapatan na sabihin to sa'yo, pero ayoko nang magkunwari sa nararamdaman ko. The moment na ginawa yun sa akin ni Joseph, narealize ko, ang tanga-tanga ko pala. Nasa akin na yung pinakamabait na lalaki, pero pinakawalan ko pa rin. Sinaktan at niloko. At aaminin ko na hanggang ngayon, ikaw pa rin yung mahal ko. Teka, anong sinasabi mo? Gusto kong ako na lang yung piliin mo. Nagsiselos ako kay Cindy at naiinis ako kasi siya parte ng mga masasayang alaala mo. Habang ako yung dahilan kung bakit kayo nagkakilala. Ako yung dahilan kung bakit nasaktan ka ng sobra. At si Cindy nagpaalis ng lahat ng sakit dyan sa puso mo. Risha. Please, Allen. Akin ka na lang ulit. Mangangako ako na simula ngayon, magbabago ako. Lahat ng mga pagkukulang ko nun sa'yo, pupunan ko. Lahat, ibibigay ko sa'yo. Bumalik ka lang. Hindi kasi ganun kadali yun eh. Hindi ko siya pwedeng bitawan na lang ng basta-basta dahil lang na bumalik ka na. Ganun ba? May pinagsamahan kami nung tao eh. Sino ba yung mahalaga sa aming dalawa? Ako o siya? Huwag mo na akong guluhin ulit. Aminin mo, mahal mo pa rin ako, di ba? Kung oo, ako yung piliin mo. Akin ka na lang ulit, Allen. Tayo na lang ulit. Ano? Huwag ka na magsinungaling. Malinaw pa naman yung mata ko eh. Naguguluhan ka na ba? Ako yung tipo ng taong ayoko kasi ng paligoy-ligoy, Allen. Kaya, sagutin mo na lang yung tanong ko. So, sino nga ang pipiliin mo? Siya ba na walang ibang ginawa kundi saktan ka? O ako na tinanggap ko ng buong buo ang pagkatao mo? Cindy. Oo nga pala, no? Wala nga pala akong karapatan na papiliin ka dahil wala pa nga palang tayo. Sige na, bumalik ka na lang dun sa ex mo. Teka, pag-usapan natin to. Ano ba ang pag-uusapan natin? Wala, di ba? Kasi nga, walang dapat linawin. Dahil wala naman talaga. Wala. Kaya please lang, huwag mo nang iparamdam sa akin na parang may lugar ako dyan sa puso mo. Dahil unat sa pool pa lang naman, may iba nang nagmamayari niyan eh. Mali ka dyan. Cindy, mahal kita at alam mo yun. O sige nga, magkaaminan na tayo rito. Sige, sabihin mo, sino bang mas mahal mo? Si Trisha o ako? Hindi, sandali, huwag naman. Hindi, huwag ka na mag-play safe, Allen. Sagutin mo ng diretso yung tanong ko para mapigil na rin tong katangahan ko sa'yo. Ganito na lang, mahal mo pa ba siya? Hindi ko alam. Basta, ang alam ko lang, ayaw kitang nakikitang nasasaktan. Alam mo kung bakit ka ganyan? Kasi nung nakita mo lang yung ex mo, nagpa-apekto ka na agad eh. Akala ko ba okay ka na? Kasi ako, sigurado ako eh. Sure na ako sa nararamdaman ko sa'yo. Mahal na mahal kita. Pero kung patuloy kang ganyan, palaging apektado sa nakaraan, sasaktan lang ako eh. At kailangan ko mas mahalin yung sarili ko kaysa sa'yo. Cindy. Tama na, ayoko na. Tama na tong kalokohan natin. Sasaktan na ako eh. Buti pa, tatanggapin ko na lang yung katotohanan na kahit anong gawin ko, hinding-hindi mo na ako magagawang mahalin. Allen, ayoko na makipagkumpitensya sa kanya. Dahil hindi pa man din tayo nagsisimula. Talong-talo na ako.
Nag-isip ako ng mabuti. Pinakiramdaman ko ang sarili ko. Naisip ko kasi na baka na-overwhelm lang ako sa mga nangyari. O baka naman hindi pa talaga ako nakaka-move on. Pinalampas ko ang isang linggo. Pero si Cindy pa rin pala talaga ang inahanap ko. Siya ang parati kong naiisip. Siya ang mas gusto kong makita. Na parang kapag wala siya, hindi kumpleto ang araw ko. Anong ginagawa mo rito? Pwede ba tayong mag-usap? Ilang beses kitang sinubukang kontakin, pati sa Facebook, hindi ka sumasagot. Ah, naging busy kasi talaga ako eh. Saka nagpalit na ako ng number. At saka, well, ayaw lang talaga kitang kausap. Sorry. Sorry dahil nasaktan kita. Ako yung nasa mali. Akala ko kasi okay na ako, pero nung nakita ko ulit si Trisha, bumalik lahat sa akin. Yung sakit, yung galit, at saka yung pagmamahal. Hey, okay na. Di mo na kailangan magpaliwanag sa akin. Kasi, di ba, hindi naman naging tayo. Wala, eh, puso mo yun eh, di ba? Ikaw may control niyan. Kung nasaktan man ako, eh ama na yan. Nangyari na eh. Ano pa bang magagawa ko? Cindy, gusto kong sabihin sa'yo na ikaw ang pinipili ko. Ikaw ang mahal ko. Nalito lang talaga ako nung oras na yun, pero bandang huli, napag-desisyon na rin naman ako eh. Sa'yo ako mas masaya. Kapag kasama kita, nagiging totoo ako sa sarili ko. At habang nasa tabi kita, basta-basta na lang gumagaan yung pakiramdam ko eh. Baka nalilito ka lang ulit. Baka natakot kang iwan niya. Kaya, ako na lang pinipili mo, di ba? Alam mo kasi na hindi ko kayang gawin yun sa'yo eh. Hindi yan totoo. Tama na, Alin. Huwag mo na akong bulahin. Gusto mo makabawi, di ba? O pwes, hayaan mo na lang ako. Hayaan mo kong maging masaya na wala ka. Pero, mahal mo ako, di ba? Pinahalagahan mo ba? Hindi, nagkamali ako, pero ito, gusto kong bumawi sa'yo. O tapos ano? Pag bumalik ulit si Trisha, malilito ka na naman. Tapos, isasantabi mo ulit ako. Di na, Alin. Thank you na lang. Tapos na akong magmahal ng mga taong pinaglalaruan lang ako. Hindi ko nagagawin yun sa'yo. Sigurado na ako na ikaw ang gusto kong makasama. Hindi, ikaw ang mahal ko. Oh well, wala na akong tiwala sa'yo. Hindi, gagawin ko ang lahat para pagkatiwalaan mo ulit ako. Huwag na. Mapapagod ka lang. Hindi yan mangyayari. Dahil kapag mahal mo, hindi ka mapapagod ng basta-basta. Hindi ka matakot umasa? Yung maghintay sa wala? Cindy, wala akong pakialam. Alam mo kung anong gusto ko? Magkaroon lang ako ng pagkakataon sa'yo na patunayan ang sarili. E paano kung sa bandang huli, ayoko pala talaga? O edi tatanggapin ko. Kung ano man yung maging desisyon mo, Cindy, tatanggapin ko. Kasi uulitin ko, mahal kita. Sa'yo ko lang naranasan ang maging masaya, ang mahalin ng sarili ko. At ayokong pakawalan ng katulad mo. Please, Cindy, isang pagkakataon na. Bigyan mo na ako na patunayan ko yung sarili ko sa'yo na totoo yung nararamdaman ko para sa'yo. Sa ngayon, masaya pa rin kaming dalawa ng girlfriend ko. Salamat sa kanya dahil pinaramdam niya sa akin kung ano ang pakiramdam ng totoong masaya at nagmamahal. Hanggang dito na lang ang sulat kong ito, maraming salamat at sana'y pagpalain pa kayo ng Panginoon. Nagmamahal, Allen. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? E pampagood vibes? O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email
dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM. Kung saan una ang kwento mo!